is my own suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Dito na kami ngayon ni Tol, no? Kung saan ay meron tayong papauwiin na maglola. Tatlong taon na sila, Tol, no? So ito na tutulungan to ni Tol. So binigay sa akin tong binigay ko sa kanya yung ano, itong maglola na to. Sapagkat meron pa naman tayong natira sa ating sweldo dun sa pagbablog natin sa Facebook page. Dito pala talaga para yon. Umabot dito sa dait yung sweldo natin, na dito pala ay makakatulong din yung ating pagsitsaga at yung sweldo natin ay para sa kanila. Tara, punta natin. Tol, let's go! Eto na, eto na. Nay, uwi ka na sa inyo. Asan na? Nakarete na ba kayo? Uwi na kayo? Maiwan ka na lang. Asan ba yung anak mo? Ay, kaganda na kamukha nyo pala yung anak ko. Sigurado ako makukunian yung nanay mo. Baka naman makawawa naman siya doon. Oh, hindi naman. Libre yung tatlong taon. Buti natiis nyo si nanay. Ikaw lang mag-isa ang lumabas. Namiss mo ba si nanay mo? Ayan, oh, si nanay. Oh, biro yung tatlong taon po siya dito. Nay, uwi ka na. Oh, sabi ko, babalikan kita eh. Oh, uwi ba kayo ngayon? Pwede ba kayong uwi ngayon o bukas na? Ah, bukas na kasi alanganin na, no? O iiwanan mo na tong bahay mo. Nakausap ko nga po yung nagpatira sa inyo dito. At least edo ka na sa anak mo, may mag-aalaga sa iyo. Kasi dito naman kayo, oh, tinan nyo naman. Wala. So masaya ka na bang uuwi ka na sa inyo? Guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking mga video dun sa aking page na Aero Metal Guard Main. So yung ating sweldo dun, may natira pa pong natira. Pala ay kaya pala hindi pa siya naubos, hindi ko pa napabigay sa iba, ay para kay nanay pala yon. So sana maging masaya yung mga nanonood ng aking mga video sa aking nagagawang content. So ito po, meron tayong matutulungan na papauwiin natin si nanay doon sa kanyang anak na talaga naman ay ilang taong ka na nandito? Ano palagi mong ulam dito ulit? Tubig sa kaasin. Saka pag walang asin ay walang tubig. May pag yung mantika, yun ang pinakamasarap mong ulam, ne. Pag walang mantika, ay mahal ang mantika ngayon, ne. Di tubig, ne. Naku po, Diyos ko, biruin mo si nanay, oh. Tatlong taon po dito. So guys, ito yung ating tutulungan ngayon. Si nanay makakauwi na sa kanila. Ito po yung paan niya na napaso ng motor. Hala. Ay. Maigi na. Ah, maigi na, maigi na. Oh, maigi na. Nagagalaw na. Dahil sa kadahilan po ng malabo yung kanyang mata, no? Ay, Naip, ang maitutulong ko muna sa iyo, makakauwi ka doon.
itong susunod na sweldo ko, misusweldohan po ulit ako, papadalang kita doon ulit ha. Para pang paano ng iyong mata. Tapos sobra natin para merong kang pang negosyo kahit papaano doon eh. Saka para ma ano mo yan, mapacheck up nyo doon sa anak mo kasi malapit yung mga center doon kasi maayos doon kasi dito bundok eh, no? Ay, naku, Diyos ko. Eh, mamimiss mo tong lugar na to. Kaya umuwi ako dito. Mamimiss mo tong lugar na to. Eh, huwag ka muna umuwi. Dito na ako. Oo. Eh, siyempre, matanda ka na. Kailangan mo may mag-aaruga sa'yo yung mga anak mo na pinalaki mo rin buhat sa sipunan. Ito yung kapatid mo. O, eh, kapatid mo siya pero mas, meron ka pong anak. Yung po talaga dapat ang mag-aalaga sa inyo. Hindi po yung kapatid nyo. Kasi meron din po silang pamilya, no? So, yan. Ito po si nanay. Ano pala ang pangalan mo pala, nay? Elisa. Rindi, ano? Elisa. Urindain. Eh, pinaka-provincia niya po ba saan? Dito. Ah, dito talaga. Oo. Eh, yung mga anak mo napunta na nga doon. Yung anak mo na napunta may... kami doon. Dalaga pa yan. Ah, ito. Anak na to. Pero magkaasawa. Ilan na yung anak niya? Iapa mo doon? Isa lang. Ah, isa lang. So, buti mabait yung napangasawa niya. Sabi niya, kunin na daw po kayo at inaawa naman na sa inyo, no? Pero mo eh, kung i-imagine mo na lang nasa 3 taong kang nandito sa bahay na to. Ayan guys, oh, nilagay niya ng ganito para pag kami tutulo. Eh, iwanan mo na yung mga damit na hindi na mga kailangan dyan. Bibili na lang kayo ng tate. Oo. Saka, sobrang luma na. Oo. Hindi mo saman. Eh, wag mong sunugin. Eh, iwanan mo lang dyan. Gagawing basahan o ano. Kung sino mag kung susunugin, bayaan mo na po yung maiwan nito sila na magsunog pero ikaw wag mo susunugin, ha? Iwanan mo lang dyan, sabihin mo lang doon sa may-ari, iwanan ko na po ito, bahala na kayo dyan kung anong gagawin nyo. Basta kung ikaw po, wag nyo pong susunugin kasi damit nyo yan, no? Saka hindi mo naman din maradala lahat kasi madami. Kunin mo lang yung matatino at yan mapapakinabangan pa. Nangitim yung paan ni nanay. Doon, nay, ano yan? Nagaling doon kasi malapit ang pagamutan doon. Dito, malayo. Na ngayon, na ano mo na, grabe, nagbabaga yata yung tambucho na natapakan nyo. Naku. Sabi, naamoy yan. Buti, hindi ka diabetes. Kung diabetes, mamaga yan. Oo, tama. Grabe naman. Nabakbak na ito. Oo. Eh, pagaling na rin. Ano na lang yan, mga antibiotic pa. Pagdating doon na ipa-check up mo para hindi siya magkakaroon ng problema, ha? Sabi na antibiotic. Ay, hindi ka pwedeng mag-antibiotic basta-basta, papa-check up yan. Para tama yung iinumin mo na gamot, no? Huwag kang iinom ng sarili mo. Delikado yun sa katawan, yung pagka walang reseta. Ay, pasabi ko nga muna nga saglit to nga anak mo na, ha? Ito, kapatid ni nanay. Saan yung bahay niyo ito, nay? Sino mas matanda sa inyo ni nanay? Si nanay po yung mas matanda. So, uuwi na po siya sa kanyang anak. Okay lang po, ne? Kasi hindi nyo naman din siya naaalagaan dahil... Oo. Kasi sa kami pamilya rin kayo, no? So, andito naman yung kanyang anak. Buti nakausap ko na sunduin na lang at yun, natuloy na talaga sa tagal ng panahon na... Nakatira si nanay dyan. Ilan po ba yung anak nyo na eh? Ah, lima rin anak nyo. Ayos naman yung mga anak nyo. Pagtanda nyo, alagaan din kayo. Oh yun, very good. At ito si nanay. At bilib ko dito kay ate. Ito yung kanyang anak. Anong pangalan mo, te? Laila. Dilima. Pinatawa lang kita ah. Mabilis ka palang patawaan nun eh. No? Bilib ko sa'yo, te. Kasi sinagot mo agad yung tawag ko na sunduin mo na si nanay. Siyempre, pagsundo, mga ano, kailangan din ng pera. Meron ako dito ting konting pera na kinita ko sa aking pagbablog. Ibibigay ko sa inyo lahat, no? Buti hindi ko po naubos sa mga natutulungan ko. At ay talagang yun natira ay para pala talaga sa inyo para makauwi na kayo, no? Kasi kawawaan si nanay dito. Tinan nyo, 3 taon po siya dyan. Ante, ang pinakamaganda pala, te, kasi may sugat pa yung paa ni nanay nakita ko.
O ano, wag niyo po siyang painumin basta-basta ng gamot, kailangan yung doktor po yung mag-reseta. Kasi pagkainom lang ng gamot, nakakasama po yung sa katawan pag papainom din siya ng hindi sinabi ng doktor na eh. O kahit mapanood ito ng doktor, tama sinabi ko. Lagod ko pag pinainom mo yun, ang hindi sabi ng doktor ha. Saka ayun pala si ano, ay ano, Carlos Miguel, ikaw ba pangalan mo? Rondo. Halika pala, nakalimutan ko palang bumili ng tsinelas mo. Idadalin mo po, saan ba sa inyo, San Pablo? Quezon, no? E, tinan nyo yung tsinelas niya. Kaya mag-aaral ka mabuti eh, para yung magiging anak mo, hindi mo pasusutin ng ganyang lumang-luma ng tsinelas. Naku po, mahal mo na ba yan? May ano na, sentimental value na, no? Eh, meron naman nakipera bilang mong ate yan, ha? Kasi nakakaya naman na ano sa, ano, sa abas, oh. May binata, no? Gwapo pa naman, oh. Nakaano pa yung buko. Buti nga po nandiyan yan si ito si Balong at nakakasama ni nanay kahit paano na utusan, no. Ano nay, uuwi na kayo, bukas na kayo uwi kasi hapon na. Hindi pa naman tatapos yung pagtulong namin sa inyo. Nandiyan naman yung number ko pag sumeldo ko ulit yung salamin ni nanay, yung ating paggawa. Kailangan yung hindi bibilin po sa kalye. Kailangan po yung susukatin para tama yung sa mata niya dahil meron daw yung mga salamin diyan. Eh, malabo naman daw po, hindi po kasi tama yun kasi kailangan sa sukat, oh. Hindi yung basta-basta bibilin lang na pasukat-sukat. Masisira po lalo yung mata niya pag ganun. So, syempre, may halaga din yun. Siguro mga 2,000, mga ganun. Eh, kayang-kaya natin yun para sa kanya. Para pagka gumaling na yung paa niya, tapos malino na yung mata niya, nakakapagbenta-benta siya dun, di ba? Oh, yun. Dagdagan natin yung kanyang ano. Kasi lalo siya maghihina pag hindi siya magtatrabaho. Saka siyempre para hindi rin ganun ka, sabi niya yung hindi siya pabigat sa inyo, magtatrabaho pa rin siya kasi kaya pa rin daw niya, no? Magtinda siya, no? So nakapag-decide siya sa loob ng 3 taon na iuwi na siya. Eh ito, mag-aaral pa to. Oo. Papadala na lang siguro yung transfer, no? Para makapag-aral siya doon. Mag-aral ka, Carlos, ha? Ano pangalan mo, Carlos? Aron. Gago. Huwag mong pababayaan si Lola mo dun, ha? O, doon ka natitira sa kalitita mo, oh. Para, para kasakasama pa rin siya. So, ayan, Ron, ha? Carlos Miguel Palawi, ako sa'yo, ha? O, yan, dito. Oh, Carlos Miguel, ito naman sa buhok ko, pang Carlos Miguel, oh. Ayan, oh, si Carlos Miguel. Oh, parang Ricardo Dalisay nga pala, oh. Kalupit. Oh. Alika doon kay Lola mo, para ano. So, syempre, para bago matapos itong aking video, itong aking vlog, nagpapasalamat ako rito kay Tol Edison Butete. Official, pakisupport po itong aking kapatid, no? So, sana naging masaya kayo na itong binablog niya. Ngayon ay si Boy Sardinas naman yung nagbablog para magbigay rin ng tulong. Siyempre, napaka-busy ng kapalit ko ito. Napakadaming tinutulungan. Nakailan puntahan na kami. Kaya panoorin niyo po yung mga binablog ni Tol. Ay at least, kahit pa paano, nabawasan yung kanyang trabaho, no? So ngayon, ito, sila nanay o sila ate. Uuwi na to si nanay bukas. Alright, sana ay masayang-masaya na si nanay dahil hindi na siya mahihirapan dito at may mag-aalaga na sa kanya ito si ate, no? Ano pala pangalan ng tayo? Mapakabilis ko makalimot. Laila de Lima. Ay, hindi. Pwede para pagkamukha mo, eh. Oh, yun. At least, pinasaya lang kita, te, ha? Alam ko, sana masaya yung puso mo na makasama mo ni nanay mo. Bigyan lang kita ng isang aral sa pagiging anak. Sa te, nakalagay sa Bible yun, mahalin mo ang iyong mga magulang, no? Pag minahal mo ang iyong magulang, ginalang mo sila, merong premium si Diyos, ang ating Diyos, yung si Lord, no? Gawin mo yan, alagaan mo siya hanggang sa huli ng kanyang buhay, bibigyan ka ni Lord ng napakagandang buhay. Tandaan mo yan, te. Yan ginawa ko, kaya kung bakit ay nakaahon din ako sa hirap. Dahil ganyan din ang buhay ko sa inanay, no? Mahirap lang kami sobra. So, sinunod ko yung nasa Bible ang sinabi ng ating Panginoon, ginawa ko yun. Pero maghihintay ka, huwag kang mag-aapura kung kailan niya ibibigay sa iyo yun, ha. Sa akin, binigay sa akin, 40 years old na ako bago binigay sa akin yung kahit pa paano, maayos-ayos na buhay. Kaya mo ba maghintay ng 40 years? Maghintay ka, basta pray, tapos mahalin mo yung magulang mo, mahalin mo rin yung kapwa mo, tumulong ka pagka meron ka.
At ay sure bull, ibabalik sa'yo ni Lord dyan, ha? O yun, tandaan mo. At ay, siyempre, bibigay ko kay Nana yung number ko, andyan yung number ko. Sasabihin nyo sa akin pagka kung talagang kailangan talagang tulong, hindi naman ako madamot, ha? At siyempre, hindi ko kayo pababayaan si Nanay hanggang sa magkaroon siya ng salamin, hanggang sa makapagtrabaho na siya ulit. Number one, yung salamin sa kapaa, ha? Pagka okay na siya, saka na siya magtatrabaho. Okay, so dito tayo kay ano, kay Nanay. Bibigyan natin ito ng napakahiwagang sardinas. Nay, bahala ka na doon sa ano, sa bus station. Sabihin mo sa bus, wala kang pera. Palit na lang ka mo ng sardinas yung pamasahin namin, ha? Ayos lang ba? Ito naman yung sardinas ko, oh. Oh, yan, ito, oh. Easy open kan to, ha, Nay, ha? Tapos sabi mo, pakita mo lang to, oh. Sardinas, pamasahe. Oh. Yung nakaraan, ibang klase yun, ano? Ngayon, iba na naman. Oh, yan. Pero syempre, kulang yan, no? Ilalahat ko na sa'yo, buti hindi pa ako nakapag, ano, sa iba. At ay natira talaga, talagang para sa inyo. Yun ang pinapunta ko ni Lord dito para pala makauwi na kayo sa inyong mga anak, no? Grabing dasal mo, ako pa yung nakaabot dito. Ay, naku naman, Nanay. Grabe ang dasal mo, grabe ang pray mo kay Lord. Tapos ako pa yung binato niya rito, napakalayo-layo. Taga Manila pa ako, taga Taguig. Grabe naman si Lord, dito ko pinapunta. Tapos meron ka ng isa. O, eto pa, dalawa pa, easy open can pa to. O, yan, makakauwi ka na siguro sa tatlong sardinas na yan, no? So yan, makakauwi na si Nanay sa tatlong sardinas sa tatlong taon ng pagtitiis niya rito sa napakaliit at talagang nakakaawang kalagayan. Ang inuulam niya lang po ay tubig asin, mantikat asin. Pag kami nagbibigay yun, nakakapag-ulam sila ng masarap, no? Ito si ano, si Carlos Miguel, sanay-sanay na ito sa ano, sa tubig at asin. Wala ka ba bang sakit sa kidney stone? Wala pa. So yan, at least pinapatawa ko kayo kasi pag ako po yung nag-video, ayoko nang naiiyak kasi pagka ano, nadamdamin ko yung inyong puso, madali po kasi ako maiyak, mababaw yung luha ko. Kaya, gana po kayo maiyak. At least makakauwi ka na, I think. Makakauwi ka na, Nay. So yan mga idol, sa mga nagpalo sa akin sa aking FB page, Aero Metal Guard Main, yung mga trending kong video, ito na po yung natira sa sweldo ko. Binigay na po natin kay Nanay. Napakalayo ng narating ng sardinas natin na mahiwaga. Nagpray po si Nanay, ako pinadala ni Lord dito. So makakauwi na siya. Andito na, pinaluwasan natin yung anak niya hanggang sa uwi na sila bukas. Meron na silang pamasahe sa bus. O yan, meron pa silang pang-ulam. Masaya ka na ba, Carlos Miguel? Meron ka ditong girlfriend. Wala ka bang girlfriend? Isama na natin. Ha? Tapos, bumili ka na rin ng ano, ng tsinelas mo, ha? Pakita mo yung sardinas yan, bibigyan ka ng sukle, ha? Para naman, sasampa kasi ito ng ano, ng bus. Tinan nyo nga, nakalimutan ko kasi bumili. Yan po yung kanyang tsinelas, oh. Sira na. Nay, masaya ka ba? Masaya ka na, ha? Magtitinda ka doon, ha? Ulit, ha? Tapos pagka ano, tawagan mo ako pagka kailangan magagaling ka na yan, tapos susunod na sweldo ko. Ano, may cellphone naman si Ate, tapos pagka napadalang kita pag anong sasalamin mo, video mo lang para makita ng mga nanonood sa iyo, no? Para makita, ito napadala si Boy Sardinas TV ng pangsalamin ko, nakakakita na ako ng maigay, tapos magaling nang yung paa, tapos pag pwede ka na magtinda. Doon ka pala magtitinda. Huwag mong pupersahin muna yung paa mo at baka mas lumala. Nay. So yan si Carlos Miguel, doon na mag-aaral. Iiwanan niya na itong kanilang lugar, mga idol, no? So maraming pong salamat sa mga nagsusuporta sa amin ni Tol Edison Butete Official. Ganito yung aming pag-charity. Tao sa puso. Maraming salamat sa mga nag-i-sponsor, lalo dyan sa pag-uwi namin sa Manila, yung sponsor na si Mama Cheryl. Nabibili po kami ng wheelchair, yung nag-trending nating video dito sa aking Ebi page, na si Tatay, ano ba pangalan nun, yung gustong ipaputol yung paa. So ngayon, meron tayong wheelchair dun sa Taguig, ay bibili po tayo, dadala niya sa circle. So abangan nyo yung video na yun, medyo matagal-tagal pa kami rito sa daet, mga tol, no? So baka makatapos pa kami ng isang pabahay rito bago kami makauwi ng Taguig. So yun mga tol, so medyo mahaba na itong aking video, hindi ko kaya yung ginagawa ni Tol Edison Butete na mahabang video, nakakapagod po pala. First time ko gumawa ng video na mga ano, siyempre mas maganda po sa mga ano,
yung mga itagaw FW, gusto nila yung mahabang video na parang teleserye na talaga pinapanood tayo. So mga tol, ito na yung sinweldo ko kay Facebook page na natira. Binigyan natin kay nanay para makauwi na siya sa kanilang sa kanyang anak, at ay iwanan niya na itong kanilang tahanan na napakatagal niyang tinirhan. Palagay ko pag uwin na nito bukas, iiyak to dahil na maiisip niya itong kanyang kalagayan dito, na kahit mahirap ay kahit ay ano lang inulan nila, asin, mantika, tubig asin, ganun, ay nabuhay sila hanggang ngayon, hanggang sa nakilala ko to si nanay, na kahit ay mahirap, ganun talaga, nay, labang ka lang nay, ne, at ay hanggat binibigyan tayo ng buhay ng Lord, huwag kang mag-alala, may paraan si Lord kung paano kanya bigyan ng blessings at kung paano ka gagaling. Yung stress mo mawawala, papalitan ng pagmamahal at yung kasiyahan sa iyong puso na hindi ka na nag-iisip. Ayos ba na eh? So yun mga idol, sisipat na kami sapagkat lilipat na naman kami ulit, at marami pa kaming pupuntahan ngayon ni Tol. Tapos na siya kanina, pati dog food binibilan ng sponsor ni Tol, napakalupit ng sponsor niya. Pati dog food dun sa Askal ay talaga naman ay kailangan namin binili at nabilin na po namin. Kaya yung aso medyo ano, yung isa kumain, yung isa hindi kumain, hindi niya naman po alam yung dog food dahil dog food niya Askal yun. Pero yung sponsor nito, lupit, nakakabilib no. So ayan mga Tol, ito na yung ating mahibaw na sardinas. Siyempre nanay uwi na, abangan nyo pa hanggang sa pag-uwi niya. Nay, pagka ano, balitaan mo ako, gawag ka ng video, bigay mo sa akin na, sabihin mo kay ate, no? Para makikita ka namin kasi baka mag-trending mga tol, mga idol, no? Sana pakishare tong video ni nanay. Kasi kung kikita man to sa YouTube saka sa Facebook, ay ibibigay po natin sa kanya. Tulad ni tatay, yung gustong puputol ang paa. Diba, kung nakita nyo po doon, hindi ko pa nakukuha yung sweldo ko kaya Facebook, binigyan ko na siya. So meron pa, diretso pa yun, nag-trending na. Pag uwi ko ng Tagig sa Manila, ibibigay ko pa rin ang sweldo niya. Tulad ni nanay, kung magugustuhan nyo itong video na to, parang tulong nyo na rin sa kanya. Kung di mo kayo makapag-abot ng tulong sa kanya, yung pag-share nyo na lang po ng video na to, ay parang nyo na rin po natulungan si nanay. Ayos ba rin na, magpasalamat ka na sa mga mag-share. Magpasalamat ka lang po. Nagpapasalamat, karang tulong po sa amin. Sa'yo manunod yung mga mag-share ng video nyo, magpasalamat po kayo. Maraming po salamat ka mo po. Boy Sardinas. Minsan nagiging girl. Girl Sardinas po minsan. Minsan nakakapagod pag puro boy. Kaya mag-girl din ako minsan. Kaya si Butete, Butetang din yan. Butetang. Nagpapagod vibes po kami. So, yun. Grabe. Masarap sa puso. So, guys. Uwi na kami. Ni Tol. Ay, hindi pa pala kami uuwi. May pupuntahan pa kami. Ilan pa ba ilakad natin ngayon, Tol? Ilan pa? Tatlo. Tatlo pa? Hindi pa tayo kumakain. Busit ka. Kaya mo na tayo. Mami, gagapang-gapang na naman tayo ng dalawang nure. So guys, masaya na sila nanay. Mga kauwi na sila, pambayad nila mahiwag ng sardinas. So magpaalam na kami. Maraming salamat kay ate sa kanyang, sa anak ni nanay. Sa tagal ng panahon ngayon susundin niya. Talaga ngayon ang pagkakataon. Ngayon talaga binigay ni Lord ang pagkakataon nito dahil hinintay si Boy Sardinas, saka si Tol. Nay, masaya masakin na ha. Panoorin yung mga vlog ko, vlog namin ni Tol. Kasi mapapasaya ka namin doon. Nagbabakla-baklaan kami, nagpapagood vibes kami doon. Ay, naku, maratanggal ang stress mo, ha? So, ngayon, nay, rhyme-rhyme, salamat. At ay, mag-iingat ka kung saan ka man napupunta kasama yung anak mo. At ay, sana wag mo akong makakalimutan. I-pray mo rin ako, nay, palagi, ha? Para marami pa tayong matutulungan, ha? Alright, rhyme-rhyme, salamat. This is Boy Sardinas TV. Like and subscribe, and bye-bye! No. NANI!